There is an abundance of happiness here. This is full of happiness, guys. Abundance of happiness. Parang feeling mo natutupad yung mga pangarap mo. Especially pagdating sa kaperahan. Parang mas nagiging confident ka. Nagkakaroon kayo ng mga gains, mga kapixie. Financial gains. Ito, ibig sabihin, let's say for example, may negosyo kayo. Yung negosyo mo, lumalaki yung lumalago. No? Lumalago, nagkakaroon kayo ng financial gains. Mas lumalaki yung kita nyo. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong June to July para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwede hindi, combination ng positive and negative energy mga ka-Pixie. Yung new moon guys ngayong June ay sa June 6 mga ka-Pixie, tapos yung next na new moon naman ay sa July 5. So ang reading na to mga ka-Pixie ay para sa period na yan guys. So unahin natin tong deck na to guys, tingnan natin yung mensahe para sa inyo. Ngayong new moon season we have disseminating moon, wait. Sorry guys, ayusin ko lang yung ating camera. Medyo may kalumaan na kasi yung ating lagayan. Kaya, parang basta lumuluwag na. Anyway, ito yung ating message para sa inyo guys. Take time to breathe out, disseminating moon. Hindi ko siya ma-focus. Wait lang guys. Kita nyo ba? Yan. Anyway, so ito yung message guys, take time to breathe out, disseminating mo mga ka-Pixie. Ibig sabihin nito guys, medyo magpahinga tayo, no? Kasi for some of you, pwedeng nalulunod kayo sa stress, sa mga responsibilities nyo, sa mga obligasyon nyo sa buhay. Wala namang masama guys sa pag-attend, no, sa ating mga responsibilities sa buhay, especially kung mga adults na tayo. Pero sometimes, dumadating din tayo dun sa times na nababurnout tayo, sobrang stress, di ba? Parang wala na tayong time mag-enjoy. Sometimes, sasakripisyo din natin yung ating pansariling kaligayahan. Although, hindi naman palagi at hindi naman sa lahat. Pero kailangan din natin magpahinga paminsan-minsan. So this is the time for you to take some time out, mga ka-Pixie, and for a moment, think about yourself naman, no? Kung mag-aisipin mo naman yung sarili mo, what makes you happy, what do you want to do, kung wala kang mga obligations, di ba? So, yeah. Attuned to the moon guys, I am where I am and it's okay. Alright, so i-comment nyo na rin yan sa baba mga ka-Pixie. I am where I am and it's okay. Kahit ano pa yung napagdadaanan nyo sa buhay, whether positive man yan or negative mga ka-Pixie, that's fine. You have to acknowledge that mga ka-Pixie. Syempre kayang-kaya nyo naman baguhin yon circumstances nyo if nag-shift din kayo ng perception mga ka-Pixie. But for now, you just have to acknowledge na okay lang yan, nangyayari sa'yo. And soon, it will become better for you guys. Okay? Additional meanings for this card guys, you should know where you stand either now or very soon. Dapat alam nyo kung ano yung gusto nyong mangyari sa buhay nyo, kung ano yung gusto nyong gawin, mga ka-Pixie, kung ano yung gusto nyong marating, kumbaga. You need to take some time out on your own for your own good. Yun nga yung sinabi ko kanina na yung iba baka masyado na kayong stressed and masyadong maraming pasanin ba, no? Overthinking pwede dahil sa mga obligasyon. So, magpahinga guys, no? Equally important yung pagpapahinga sa buhay mga ka-Pixie. Malaking bagay yung nagagawa nun para ma-recharge din kayo guys. It's time for you to share your wisdom and experience with someone else. Pwedeng turuan mo din guys yung ibang tao, no? Especially yung mga tawag dito,
umaasa sa iyo, 'di ba? Turuan mo din sila. Let's say for example, housewife ka, tapos nag-aalaga ka ng mga bata. Ngayon ko medyo may edad-edad naman na sila. Pwede mo silang turuan din ng mga gawaing bahay para hindi lahat ikaw nagigets nyo ba? Para nararamdaman mo na may katulong ka. At the same time, pinapangaralan mo rin yung mga anak mo na matuto din sila ng mga gawain para hindi habang buhay na asa sa'yo and marunong din silang tumayo sa sarili nilang paa. So, yun, ganun yung mga example, mga kapiksi. Okay? And iwasan nating magmokmok, guys, kasi kapag nagmokmok tayo, wala namang mangyayari sa atin, lalo lang tayong maninega sa buhay natin, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Capricorn, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa buhay nyo, guys. Hanapin natin yung energy ng Moon at saka ng Capricorn. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng Abundance Video Course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, mayroon tayong mid-year sale, no? Ngayong until June 30, magbibigay ko ng 20% discount, guys. Sobrang laki ng discount, kaya mag-avail na kayo. Sobrang ganda niyang course na yan. And meron tayong bagong video course, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Para yan sa mga may third party situation sa kanilang relationship, guys. Opening sale tayo until June 30, guys. 30% discount naman. Napakalaki ng mga discount, mga kapiksi. Mag-avail na kayo. So, Capricorn, guys, kaya in-represent ng King of Men sa ating spread, ito yung Moon energy natin. Angel number 999, guys. I-check nyo yung ibig sabihin niyan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. Pero nakikita natin, meron ditong presence ng water sign energy, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaring may water element kayo sa inyong natal chart, guys. Or you may be dealing with another water sign, mga kapiksi. Napakaganda nitong energy na to, guys. This is full of happiness and victory, no? Parang feeling nyo victorious kayo. Actually, guys, yung dun sa feeling ng victorious, kasi for some of you, parang meron kayong na-experience na some kind of toxicities. Feeling ko, this is more on parang person na parang pwedeng minamalupitan ka, pwedeng nagagalit-galitan sa inyo, somebody nagkakos ng stress sa inyo, mga kapiksi. Pwedeng sa trabaho ito kung meron ka mga boss or malulupit na mga amo, mga kapiksi. O kaya naman ay parang this is someone who's very manipulative kasi, guys, no? Yun yung nararamdaman natin na energy. So parang pwedeng boss or mga colleague, kasamahan sa trabaho, ganyan. Na parang sinasakal kayo sa trabaho, mga kapiksi. Pero nararamdaman natin na parang magbabago yung pagtingin nito sa inyo. Parang magkakaroon ng circumstance, pangyayari, na magbabago yung tingin niya sa iyo, mga kapiksi. Gantihan mo ito ng kabutihan ng loob, guys. Kasi pag ginantihan mo ito ng kabutihan ng loob, parang matutunaw yung puso niya. And magiging mabait yung trato niya sa iyo. Parang sasabihin niya, bakit itong tao na to pinagmamalupitan ko na, pero ang bait-bait pa sa akin. Tapos doon magsisimulang magbago yung ganun naman talaga dapat, guys. Sorry, dapat tinatapos ko yung sinasabi ko. Anyway, ganun yung parang pinagmamalupitan ka niya, pero or ang pangat ng pakitungo niya sa iyo, pero parang pakikisamahan mo siya ng mas mabuti. Kaya nagbabago yung ano nito, guys, yung tingin niya sa iyo, and magbabago din yung kanyang pakikisama. So yun yung nararamdaman ko na victorious energy. Victory ka, successful ka sa pagbabago ng sitwasyon mo. Sa kanya magbabago yung sitwasyon mo.
magbabago yung pakikitungo niya sa inyo mga kapiksi. Okay, yun yung nakikita natin. And for some of you guys, if meron kayong mga, parang masaya lang din yung energy nyo sa ibang tao, mga kapiksi, nakikita natin na there is an abundance of happiness here. This is full of happiness, guys. Abundance of happiness. Parang feeling mo natutupad yung mga pangarap mo. Especially pagdating sa kaperahan. Parang mas nagiging confident ka. Nagkakaroon kayo ng mga gains, mga kapiksi. Financial gains ito. Ibig sabihin, let's say for example, may negosyo kayo. Yung negosyo mo, lumalaki yung lumalago. No? Lumalago. Nagkakaroon kayo ng financial gains. Mas lumalaki yung kita nyo. Kung kayo naman ay nagtatrabaho, guys, parang feeling ko, gain nyo ito yung parang nagbago nga yung pakikitungo sa inyo ng inyong mga kasamaan sa trabaho, parang naging mabuti sila sa inyo, and parang mas nagkakaroon ka ng happiness, parang mas nagiging confident ka na mas nagiging tawag dito, kampante yun, parang mas nagiging kampante ka sa status mo sa iyong pamumuhay, mga kapiksi. Okay? So, what else? Tingnan pa natin. Ayan, no? May mga wishes na matutupad ka, guys. Ibig sabihin nito, especially kung sa investment, no? Kung meron kayong mga binabalak na investment or negosyo, parang unti-unti na yan magsisimula, mga kapiksi. And for some of you, parang this is like a dream come true. Kasi let's say, for example, matagal mo nang gustong magtayo ng sari-sari store, pero dati hindi mo magawa kasi it's either wala kang space o wala kang capital, ganyan. Pero ngayon, parang magsisimula ka na. So, kumbaga, baka nakakuha ka na ng enough na capital or nakahanap ka na ng peso, ganyan. So, start na ito, mga kapiksi. And feeling mo, unti-unti mo nang na-achieve yung mga dreams mo na matagal mo nang inantay. Patience is a virtue, and magkakaroon dito ng shift ng energy, mga kapiksi. Yes. So, ito, nakikita natin na more responsibilities. Syempre, kapag ka let's say for example, nag-negosyo kayo, syempre, hindi naman yan basta-basta negosyo lang. There will be more responsibilities for you. So, kailangan mong balansehin yung oras mo, yung panahon mo. Kahit saan to, guys, kahit hindi business, pero pagka meron kang gagawin na bago, magkakaroon niya ng responsibilities, another responsibility yan sa'yo. So, make sure na balansin mo yung sarili mo para magkasya yung oras mo, diba, doon sa mga ginagawa mo, and hindi mabaliwala yung mga previous mo. Pag sinabi kong hindi mabaliwala, let's say for example, dati ang panahon mo puro lang sa mga anak mo, tapos ngayon nagnegosyo ka, so syempre nabawasan yung panahon mo sa mga anak mo. Pero kailangan mo siyang balansin. Make sure na hindi mo natitake for granted or hindi mo na binabaliwala yung mga anak mo porket nagnegosyo ka na or porket nagtrabaho ka na. Dapat binabalansin mo pa rin, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, Capricorn. I-mind mind yan, guys. Sa comment section, mind, financial gains, mind, victory. Yan yung nakikita natin sa inyo. Mind, magbabago yung ugali ng amo ko. Magbabago yung ugali ng kasamahan ko sa trabaho if ever talaga nagkakaroon kayo ng clash, no, with other people sa paligid nyo. And ito, mga katuparan ng dreams nyo, movement towards your dreams, yan, i-mind-mind nyo yan, guys, sa comment section. Okay? So, comment down below, Capricorn, if feeling nyo naka-resonate kayo. Guys, ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Pwede nyo pakinggan para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.